Channel. For today, I'm going to share to you how I got rid of my cystic acne. So I have PCOS, PCOS, polycystic ovarian syndrome, or PCOS. Therefore, my acne is hormonal acne. I got tons of cystic acne about 1 to 2 months ago. I still have acne every now and then, especially kapag hindi ko ginagamit yung mga products na i-share ko sa inyo. Kaya I am assured na yung products na isi-share ko sa inyo, yun talaga yung nagtanggal na acne ko. Although I'm taking pills, nagkakaroon kasi ako ng pimples kahit may pills na ako na tinitake. Kaya, naghanap ako ng mga products na effective for acne. So, trivia lang. Actually, it's not a trivia. Everybody knows naman ata. Everybody who has acne and researching, paano talaga mawala yung pimples. Na tea tree oil is very good to get rid of acne. So, I stumbled across this post in Facebook. Tapos, nakita ko yung body shop na TV mask. Yun yung pinakaunang product na ginamit ko. So, ito yun. As you all know, medyo expensive ang body shop. I bought this for $1,095. Pero meron pa siya. Siguro mga 3 months na tong product sa akin. So, yung pimples na nakita nyo doon sa unang picture, which is hindi pa rin yung pinakamalala ko. Kasi, yung pinakamalala kong pimples, yun yung makikita nyo doon sa after, yung pimple marks na lang. Ganun kadami yung pinakamalala ko, yun yun. Kaso, wala akong picture nun. Kasi, syempre, sino ba naman gusto mag-picture ng ganun mukha, di ba? Sobrang depressed ako at that time. Kasi, first time ko magkaroon ng ganun, sabi ko, nagpapa-facial ako, diamond peel, acne facial, tapos meron ako mga products na iba pang ginagamit from the derma. Pero hindi talaga nawawala yung pimples ko. That's why nagre-research ako nung time na yon. So, the Body Shop Tea Tree Anti-Imperfection Night Mask. Nakita ko siya sa Facebook, tapos maganda yung reviews niya. Lahat naman ng products na binili ko, maganda yung reviews. Kasi syempre, parang tayo naman, bibili tayo ng product kapag nakita natin na madami na nagre-review, tapos puro or madaming positive feedback. So, eto, 2 weeks pa lang, nakita ko na natutuyo niya yung pimples ko. Actually, 1 week may effect na siya, kaso, kumbaga, immaterial, hindi siya masyadong makita, kasi ang dami ko pimples, tapos, hindi niya naman na fit yung lahat. So, hindi ko siya masyadong pinapansin na parang effective ba, parang hindi eh, konti lang naman yung difference. Pero after 2 weeks, nakita ko talaga na ang laki na ng difference, natutuyo niya yung pimples ko. That's when I decided to buy the toner. Ito siya. Partner niya. Actually, madami to yung collection nila eh. Pero pricey kasi, so itong dalawa lang yung ginagamit ko. Saka hindi ako yung tipo ng babae na, or tao, na ang haba ng skincare. Medyo tamad din kasi ako. Ito lang yung skincare na talagang pinagsagaan ko. Nagtagal ako kasi konti lang yung products. Pero lahat sila effective para sa akin. So, I bought this for $695, 250ml siya. The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Mattifying Toner. With purifying tea tree oil from the foothills of Mount Kenya. So, after 1 month, kapag gamit ko nito, ginagamit ko to for 2 weeks every day. Every day for 2 weeks. Tapos, konti lang. Kasi medyo may pagkaparong menthol. Hindi naman menthol, medyo malamig kasi siya. Tapos, iwas ko sa eye area. Saka sa mouth area kasi nakaka-dry. So, everyday ko siya ginagamit. Halos buong mukha kasi mukha naman yung may pimples. After 1 month, kasi 2 weeks nakita ko yung difference. After 1 month, yun yung pansin ko na halos lahat tuyo. Parang hindi na maga lahat ng pimples ko. Medyo natutuyo iba, pero may tumutubo pang bago. Yun yung problema ko kasi peklatin ako. Tapos, mawala yung pimple, tapos may tutubong bago. Hindi siya nauubos. Yun yung problema ko that time. Tapos, binili ko to. Ginagamit ko siya every morning and night, so twice a day. Pero, ngayon, ginagamit ko na lang siya once a day kapag morning. Kasi hindi naman na ako masyadong nagpipimples. Actually, wala naman na akong pimples ngayon. Yun ay kita niyo mga yan. Puro acne marks yan. Yun. Tapos ito, nagtuyo na kasi siya. So parang, alam niyo yung medyo matigas na balat. Kaya may mga bumps yun, tuyo na sila.
kailangan lang parang mag-scrub, ganun. And then, I have this. I love Korean products, Korean skincare, Korean makeup, K-dramas. So, yun yung mga kinahihiligan ko. Then, nakita ko to, Some by me, HA, DHA, PHA, 30 Days Miracle Serum. So, ito yung nag-viral. Yung toner, yun yung nag-viral na after 30 days, actually, pati acne marks niya na wala. Ako, hindi naman ganun yung nangyari sa akin. Pero feeling ko nakakatulong siya kasi importante kasi yung meron iba pang serum or moisturizer na hindi ganun katapang kasi yung tea tree medyo drying siya. Ito kasi hindi siya nakakadry. Tapos, ito yung ginagamit ko moisturizer. Ginagamit ko siya sobrang konti lang kapag before mag-makeup kasi dry yung skin. Dehydrated yung skin ko. So, kailangan ko nito. Dehydrated siya at the same time oily ako. Sobrang oily ng skin ko, pero kapag wala kasi akong moisturizer before mag-makeup, tuyo siya kasi dehydrated siya, hindi siya dry kasi oily siya, pero dehydrated siya. Kaya kailangan ko pa rin mag-moisturizer before makeup para medyo mas smooth yung pag-apply ng makeup. Tapos, ginagamit ko siya sa gabi kasi itong body shop, once a week ko na lang siya ginagamit kasi wala na akong pimples. Kapag feeling ko lang may tutubo, gamitin ko siya. Tapos kapag feeling, tapos noon, ito na lang. So, sila dalawa yung ginagamit ko. And then, I have this from Human Nature. Human Nature 100% Natural Tea Tree Oil Purify. Pwede naman siya lagay sa skin. Nakalagay dito. Apply directly on skin as needed. Ginagamit ko lang rin siya once a week. So, hindi ko sila pinagsasabay-sabay. So, this one, ginagamit ko siya 5 days a week. This one, once a week. Minsan, hindi pa once a week. Kapag lang may feeling ko may tutubo. Tapos, this one, once a week. Pero ito, hindi ko siya as inilalagay sa buong mukha. More on dun lang sa may pimple na nag-i-start or nag-start na. Minsan nilagay ko siya sa buong mukha ko. Ang oily kasi, hindi ako makatulog. Ayoko kasi lang ganun. Ayoko nung parang alagit-lagit. So, hindi ko kaya. Dun lang sa part na merong pimples. Tapos, share ko pala. Ito, kapag gabi, ginagamit ko siya ng maraming layers. Hindi lang isang layer. Sa umaga, sobrang konti lang. Parang wala pang isang layer. Yung tipong basta magkaroon lang kahit konti. Kasi nga, magiging sticky yung face ko. Pero paggabi, ginagawa ko mga 3 to 5 layers nito. And then lastly, ito na lang yung last na parang ginagamit ko. Ito yung Maxi Peel Facial Cleanser for Refining, Deep Cleansing, Anti-Acne, Smoothening, Lightening, Vitamin, and Rich. Ito. So, bakit parang yellow siya, ganun? Kasi nilagyan ko siya ng Maxi Peel Exfoliant na solution. Nilagyan ko lang siya ng konti. Para, ito kasi ginagamit ko siya once a week lang. Tapos sa gabi. Kasi para matuyo yung pimples. Ang goal ko lang kasi talaga, matuyo pimples ko. Kasi may tutubo na bago. Pero ngayon, wala naman na masyadong tumutubo. Parang, ngayon kasi wala na talaga eh. So, ito yung parang pangtuyo ko ng pimples. Pero once a week ko lang siya ginagamit. Kasi ayoko nang dry yung skin ko. Kasi, bagay, sino ba naman? Umay gusto ng dry skin. Pero, sensitive kasi yung skin ko. So, pag nagda-dry siya, kahit dahil lang sa malamig yung panahon, nagda-dry na yung skin ko, kapag gano'n, magbabalat ako. Tapos, ayoko kasi yung parang, ang pangit kasi pag nakamakeup ka, kasi nagbabalat. So, yon. Tapos, ito yung exfoliant. Nilipad ko siya sa container kasi dun sa container niya, hindi ko nakikita kung ilan pa yung laman, kaya pa karami. So, nilipat ko siya dito sa clay, naubos ng cellotech ng anti-acne. So, nilipat ko lang siya dito. Pero yung color nung bottle niya, yung green, kasi hindi mo makikita kung ilan pa yung laman niya. That's it. So, ito yung mga products na ginamit ko. Lahat sila, parang more on goal nila is makapag-dry up ng pimples. So, kailangan nyo ng moisturizer para po hindi po mag-dry yung skin nyo. And if sensitive yung skin nyo, katulad ko, if no, na-irritate, stop nyo siya. Sa akin kasi, hindi naman na-irritate yung skin ko. Kasi kapag nararamdaman ko nag-i-start na mag-dry, ni-stop ko muna or gumagamit ako ng mask or heavy moisturizers para bumalik yung moisture ng skin ko. So, ayun. I hope you enjoy this video. Sana makatulong din sa inyo. You know, products yang sila. And hindi naman lahat ng products ito possible na mag-effective sa inyo.
Pero sana if itatry nyo yung product, makatulong to. Kasi for me, sobrang saya ko na ngayon na... Kasi nung time na may pimples ako na napakarami, wini-wish ko na sana kahit pimple marks na lang silang lahat. So nangyari naman, pimple marks na lang lahat. Kasi kapag may bump, kahit anong makeup mo, ang pangit pa rin kasi bukol-bukol yung mukha. Tapos masakit siya kapag may cystic acne ka, masasalita lang ako. Pag yung dito ko sa baba, masakit yun. Masasalita ako, masakit. Kakain ako, masakit. Tatawa ako, masakit. Yung lahat na lang, kahit kada kilos ng mukha ko, masakit. So, wish ko talaga nung time ngayon, sana matuyo na lahat. Kahit acne marks na lang, matitiis ko pa yun. So, ngayon, yung acne marks kasi, matatakpan mo siya ng makeup. Lalo na kung yung full coverage yung makeup na gamit mo. So, ayun. Sana makatulong yung product sa inyo. Give this video a thumbs up and subscribe to my channel to see more of my videos. Bye!